same reproductive index. Ito yung porsyento ng panganganak na merong tumutulong sa medical officer, doctor, nurse, or midwife. Ito po, lumalabas na doon sa mga probinsya, ito katulad nito, yung mataas ang reproductive ang SRI nila, 97% matami sa Ilocos Norte, ito yung halos lahat ng panganganak ay merong katulong na doktor, nurse, or midwife. Napakababa ng kanilang maternal death rate, 0.5, 0.04, 0.8. Ang ibig sabihin, dyan dapat ang investment. Doktor, hindi po kondom. Nurse, hindi contraceptive. Midwife, hindi po vasectomy o kaya yung mga IUD. Ito sa infant death rate, ganoon din. Kasi ibaba naman natin, tingnan natin yung mga lugar na mababa yung SRI. So, pinakailan. Yung mga halos 20% lang, 30% lang. Yun naman, andun ang matataas din ang maternal death rate. Doon matataas ang infant death rate. So there is a direct correlation. Doon dapat po, kung ako ang doktor, doon po ilalagay yung pondo ng bayan. Mas maraming doktor, mas maraming doon po. Kasi halip 500 million o 1 billion, 3 billion for contraceptives, kailangan doktor. Kasi bahagi po ng reproductive health bill ay ang pagsisiguro na merong mako-provide ng mga midwives sa 100. At huwag po natin i-confuse at pag-unawan ng mga tao na hindi ito bahagi ng batas. Dahil bahagi ng tinutulak nating batas ay maging even at accessible ang mga health service providers na ito na hindi present ngayon sa ating lipunas. Ibig sabihin ay, bukod sa pagkasiguro na available ang mga products for family planning, ay available din ang health services kagaya ng mga binabanggit din ni Congressman. Nasa batas yun. Yun ang laman ng bill. Sa akin po, kung gano'n ang bill, boto po. At yun po ang laman ng bill sa Congress. Okay, break. Meron tayo. Meron tayo po. Yung kanya na pasabot na namin. Connie Gabriel, galing Paranaque. Oh, Miss Connie Gabriel, come on in. Hello. Yes, go ahead. Good evening po. Good evening. Sabi niyo po yung kaya yung availability or accessibility to the use of the kunwari condom or pill. Eh, di ba ho pag nagbibigay, nilalagay din niyo po ba yung mga contra effects pag umami ka na dito? Kumbaga, informed choice po ba yung ginagawa ng gobyerno? Okay, we will answer that. Mrs. That's exactly what the reproductive health bill is all about. To make sure that every single Filipino understands what it is all about and has the opportunity to make an informed choice. Okay. Ito po ay dito sa statistics na pinakita sa ating congressman, ito to ho yan na merong correlation between good health services and maternal mortality. Pero yung good health services, kabahagi dyan yung provision of contraceptives. Okay. Thank you, Doc. Another caller, please. We have another caller. Mr. Joe De Villa of Marikina. Come on in. Oh, Mr. De Villa. Gandang gabi din po. No, go ahead. Hello. Yes, go ahead. Kasi I'm not in favor dyan sa pagsusulong ng RSB. Why? You know why? Yung population is low, yung isa big hoax. Napakalaking panlulong sa tao yan. Alam nyo, Congressman Dolis, in Oregon, the smallest state in America, we have 6 billion people in the world. Pwede ka pang, you can give every 4 person 37 feet by 38 square feet. Pwede pa silang tumayo doon and leave all the land available for planting. So? Kasi, our problem is the government always lies to us. Ang problema natin, yung globalization, yung privatization, inahira yung ano natin dyan, industry, where is our new industry? Where is our textile industry? Our garment industry, kaya yung mga tao, walang trabaho. Okay. You know what, ang masakit pa nito, dapat sa kongreso, sinusulong pa nila na yung bukay-bukay, illegalize. Okay. Di ba, pag-uusapan yan,
Mr. Davila, maraming salamat po. Alam niyo, may punto si Mr. Davila. Kasi kung titingnan niyo, ito pakikita ko na niyo tungkol sa population density. Kita na, population density. Kasi sabi nila, overcrowded na lang tayo. Population density. Yung Pilipinas, number 42 yata in population density. Yan, 42. Pero baligtad sa taas. Ang mga maunlad na bansa, katulad na, alam mo yung Singapore, yung Korea, at yung Taiwan, pareho lang natin yan, mga 30, 40 years ago. Pero tingnan nyo yung population density nila. Ang sikip ng lugar na yan, 5,000 na population density ng Singapore, Hong Kong, 6,000, yung Korea, 477, yung Taiwan, 685, ang Pilipinas, ilan ang Pilipinas? Pilipinas? Okay, 266 lang. Mas maluwag tayo, pero sila mas maunlad. Bakit? Kasi more productive sila eh. Yung susi doon, productivity. Okay. Hindi po yung pabawasan mo yung tao. And if you look at also, the major contributor to the economy of the Philippines today, yung mga OFWs natin, about 8.5 million. Saan sila galing? Karamihan sa kanilang galing sa mga mahirap na pamilya, galing sa malalaking pamilya. Pilipinas, tingnan natin, ano ang pinakamaunlad na lugar sa Pilipinas? Yung din lugar na pinakamaraming tao, Metro Manila, yung Cebu, Metro Cebu, Metro Davao. Ano yung mga mahirap na lugar? Yung mga lugar na kukunti ang tao. Congressman Goles, grabe yung research na ginawa niya, Dr. Maldes. Yung sinasabi ng comparison, hindi siguro tayo comparable sa Singapore at sa Hong Kong. Tayo siguro ay comparable sa Thailand. Sabi nila na, sabi ni Mr. Sandejas na hindi totoong mabilis ang population growth. Noong pong 1970s, tayo ay kapantay ng Thailand in population. Pareho tayo mga 60-65 million. Ngayon po tayo makuha 100 million nila. Ang Thailand is about 75 million. Ang difference in population growth rate, almost parallels the difference in the way they have developed economically. So yun ang mas tamang comparison. Hindi maaari tayong ma-compare sa Hong Kong at saka sa Singapore. Ibang conditions natin. Alam mo, may susunod hindi pa lang yung, yes. Hindi lang population density ang variable. Okay, thank you, Dr. Ramones. Yung Thailand, pareho tayo 70, no? In fact, ng mga 2,000, halos pareho lang tayo. Pero umangat na gusto ang Thailand because of taxonomics. Doon umangat sila na ang ginawa ni Prime Minister Thaksin noong panahon na yun, naglagay siya ng 1 million baht bawat isang village, 60,000 villages, 60 billion baht ang nilagay niya. Yun ang nagpalusog sa ekonomiya ng Thailand. Yun ang sagot ng Pilipinas. Hindi po 60 million kondom, kundi 60 billion pera. Anong kulang na kulang sa mga villages natin? Kulang sa ekonomiya ng Thailand. Kausap po mismo si Prime Minister Thaksin.